may pagod na po, may tutuling ba na parang operation yung ginagawa nila? Parang nakapansin-pansin mo may... Parang maliliit na yung operation, parang guerrilla operation ang dating. Kasi dati, malaking bilang nung Chinese yung nahuli. Ngayon, 17, mga ganun po yung... Yes, yan na nga ang observation namin dito sa NBI. Yung malalaking pogo, nag-group sila into a smaller group. Ayan na nga, nag-o-occupy ng residential units, apartments, no? Para hindi mahalata na pogo na, yun pa rin. Tuloy pa rin sila sa kanilang scamming activities in a smaller group. So, yan, hindi naman sila nakakaligtas sa monitoring ng ating cybercrime unit. Kaya, ayun, na-discover nila at na-re-raid namin. Kaya, ayan, kukonte, 17, mga ano yan eh, yung umalis dun sa bigger group at nag-compose sila ng maliliit na grupo nila to continue with their scamming activities. Meron ba dyan sa mga nahuli na dati nang nahuli, pagkatapos eh, ngayon nahuli na naman? Yeah, ongoing yung process natin, no? Nirefer namin yung information nito sa Bureau of Immigration and then yung pertinent agencies. And then pag nakuha na namin yung full data, then we can masasabi namin kung may nahuli na o wala pang may nahuli. I-refer ho namin kay Director yung full closure at yung final report mo namin. Okay. Yes. Morning, sirs. Three queries lang po. First is, yun po bang mga Malaysians are also Chinese-speaking? Malaysia national, Chinese-speaking ba siya? Or may iba po siyang tasking na ginagawa po sa grupo? And then, sige sir, yun na muna. Oh yes, good morning. Yung Malaysian na nahuli natin is also Chinese-speaking and apparently siya yung tumatayong parang isang supervisor nila sa isang floor doon. And sa investigation natin na nasa 5 years na siyang nandito sa Pilipinas eh. Doon po sa grupo nila, ano po yung kanilang immigration status? Sila po ba yung nagpunta dito as tourists or meron po silang ibang hawak na visa? Sa ngayon, bine-verify pa talaga namin yung status nila kasi wala talaga may provide ng mga documents itong mga to sa atin. Eh. So far as doon sa immigration status nila, dependent pa rin tayo doon sa reply ng immigration sa atin. Oo, pero may mga documents kaming nakuha doon, although hindi talaga siya official na ano. We noticed may mga Xerox copies doon ng mga passports na paso na. Yeah, actually in addition to that, based on the initial investigation nung ginawa namin, ang allegation ng mga to, nung tinanong namin kung nasaan yung passport nila, nasa BI daw for process of downgrading. Meaning, when we try to interpret yung sinasabi nila, parang working visa, pero dina-downgrade na ngayon as tourist based sa proclamation ng ating government. So we assume na yung mga visa nito ay working visa prior. Then last query na lang po, yung kanilang proceeds, yung kanilang mga kinikita ho sa kanilang scamming activities, saan po ito pumupunta? Dito rin ba sa Pilipinas or mayroong na tayong natukoy na bansa na pinupuntahan po ng pera? As far as the investigation, hindi pa po natin na-determine yung money trail nito. We have to dig deeper. Pero sa initial investigation po natin, ito pong nahuli natin is part of the communications group. So sila po yung mga tao na nag-entice na mag-invest, sila yung tao na nakikipag-chat sa mga victims. And then there is another group which is remotely located, not part of this group, kung saan po papasok yung pera. So yun ang next po na kailangan po naming i-determine through the guidance po ng aming director. Yeah, in addition to that, ito ho yung laging sinasabi namin na na-observe namin several years. Yung grupo, to avoid detection and trail from law enforcement agency,
hiwa-hiwalay ho yung kanilang department. Merong financial department na nasa ibang lugar, may communication department na nasa ibang lugar, meron namang administrative department na nasa ibang lugar. Kaya ginagawa nila ito to ensure na kahit mabust yung kanilang cell na isa, at least continuous pa rin yung operation ng iba. Ito na-obserbahan namin since then. So I think maganda ho itong nangyari kasi kahit maliitan, one at a time, nakukuha po natin sila isa-isa, na we were able to send message to them na siniseryoso ho ng NBI itong klaseng mga illicit activities.